sino at paano makuha po yung tulong ng gobyerno. They're identifying the money, so any time now, we're expecting na sabihan na ready na yung programa at yung pera at i-deliver na sa mga bahay. In the meantime, ang frontliners pa rin sa pagbibigay po ng relief is still the LGUs. Remember, pag sinabi kong lahat, these are the families na nangangailangan. Hindi kasama dito po ang nasa formal sector o po yung medyo mga may kaya that can take care of themselves. Ito, si Pao de los Santos, relief goods daw may pinipili, cash pa kaya? Well, that's why we're preparing for 18 million people, and that's why po, pag house to house po, lima ang rep, no? May police, may homeowners association, may congressional rep, may barangay, meron pong taga-munisipyo o city hall. Pag namili pa, ewan ko na po, di ba? So I understand the distrust, I understand na sometimes nagkakamali din. If you have almost 25 million Filipino families or 24 million plus, no? The 6.6 million po dyan ay nasa formal sector. Ibig po sabihin, yan yung may trabaho, nagbabayad po ng personal or business na income tax, may SSS po yan, may GSIS. So, unang-una po, you're not supposed to lay off people, no? So, may sweldo pa rin dapat. And may mga savings din yan. So, iba ang programa sa kanila, and we're working with the companies at papasok dyan mamaya yung economic stimulus plan para dyan. Pero paano po yung part po ng ekonomiya na either self-employed, walang trabaho, or no work, no pay, no? So, 18 million Filipinos dito po papasok. 18 million Filipino families po. 18 million Filipino families, no? So, sa 4.4 million families that napapaloob sa unconditional cash transfer, a conditional cash transfer, wala pong problema kasi itatop up lang yan, no? O kumbaga sa cellphone, ilo-load lang. So, yung 5 to 8,000 pesos po, idadagdag sa present manner ng distribution dun sa 4.4 million families na under conditional cash transfer. So dun po sa 13.6 million na hindi under conditional cash transfer, maraming question dyan kung paano ipaabot sa kanila. So ang sinuggest po namin ay house to house, isa-isahin. Bakit po? Kasi traditionally, paano ba nag-ano ng relief? Bibigyan mo ng stub o ng papel, di ba? Na may number o may pangalan yung pamilya. And then, ipatatawag sa isang public place na gym at dun i-distribute, no? So, in the traditional way, unang-una, it may malalaking crowd. And naka-community quarantine nga tayo, eh. So, the less people na magkita-kita and kung pwede nga, walang bagong tao pumasok sa mga barangay, the better for the health situation. So, ibabalansin natin both the health situation and the challenges to keep us healthy by quarantine, and ibabalansin natin din yung economic relief na kailangan para may makain naman ang mga tao at may pambili ng gamot, no?